Magandang araw mga kapatid. Tayo po ngayon ay bababa sa ating ginagawang project. Ayan po, makikita ninyo yung view. Tutur ko po kayo dito sa ginagawa nung mga iba namin kasama, yung riprap. Ayan po. Ito po ang riprap na tinatawag. So kung inyo pong makikita, yan po, yan yung mga pile ng mga bato. Mula po sa baba, nagpile po sila ng bato. Yan. Ito po. Ang riprap po na to, ang purpose po na ito, ay para po yung pagtibag ng lupa manggagaling dun sa taas ay maiiwasan po. So bali ito pong riprap na to, ito yung magiging support ng structure sa taas. Yan po. Napakahalaga po ng riprap, lalong lalo na po kapag yung inyo pong itatayong structure ay hindi po pantay. So ayan po, hanggang sa taas po niya may riprap po yan. No? Kung inyo pong makikita, yung area po na gagawin sa taas ay medyo palusong. So kung hindi po lalagyan ng riprap, malaki po ang chance na magkaroon ng landslide. Ayan po. Para hindi po magkaroon ng landslide, tinatayuan po siya ng tinatawag na riprap. Ayan po. Magpapile po sila ng bato magmula dito sa baba hanggang dyan sa taas. Bali magkakaroon po ito ng hagdan-hagdan na riprap. So yung una pong riprap ay nandun sa taas. Kung makikita po ninyo, dun sa kulay blue ay may riprap din. So yung area po na nandun sa may kulay blue, so it means na safe na po yan sa landslide. Ayan po. Ngayon, ang riprap naman po na nandito sa baba, yan po ay ang magiging support ng building na ginagawa dyan sa taas. Ayan po. So bali ito po yung magiging support niya para hindi po gumuho ang structure sa taas at maiwasan din po ang pagkakaroon ng landslide. So inyo, kung inyo pong mapapansin sa mga ibang mga balita, no, maraming nangyari na landslide. No, yung mga bahay po ay gumuguho. Ito po ang dahilan po nun, ang isa sa unang dahilan po nun ay hindi po nalagyan nila ng riprap. Ayan po, hindi po nila nilagyan ng riprap. So ito po, nilagyan po ng riprap. Ayan. No, napakaraming bato po ang ginamit dito para masuportahan lang po yung stability ng structure natin na nasa taas. Ilagyan po ng riprap. Ayan. So kung inyo pong makikita, yung atin pong mga riprap ay may mga tubo po. Ito may mga tubo na nakalabas. Ayan. May mga nakalabas na tubo. Ang purpose naman po niyan, ang gagawin diyan para po yung mga sobrang mga tubig na manggagaling sa taas ay diyan yan lalabas. Ayan po. Diyan yan lalabas sa tubo. Kasi po itong mga space na to, itong area na to, yan yung kung makikita ninyo po, may mga awang, sisimentuhan pa po yan. No? Sisimentuhan pa yan para yung mga bato ay sigurado po na ano, na hindi po, hindi na po siya gagalaw. Yan po. Ito pong mga area na ito, yung mga gap, yung gap between dun sa mga bato na yan ay sisimentuhan pa po yan para po sigurado na ang mga bato po ay hindi gagalaw, pati po yung mga tubig ay hindi po lulusot kung saan saan na lang. So may proper na labasan po ang tubig. Ayan po, lahat po yan may mga tubo na nakalabas hanggang dulo po yan. Ayan. Para po yung tubig dyan lang po siya lalabas. So kung in case na magkaroon ng tubig o magkaroon ng malakas na pag-ulan galing sa taas,
yung tubig po lalabas po yan dyan sa mga butas. Yan po sa mga tubo na inilabas nila, dyan po yan lalabas. Yan po. So ang mangyayari po nun, yung bigat na naiipon sa taas, nababawasan dahil mabilis din pong naibababa ang tubig hanggang dun po. Ayan, hanggang dun, dun na po yan bababa ang tubig. Ayan po. Ito po ang tinatawag na riprap. So ayan po yung ano, yung sinasabi ko po na gagawing swimming pool po yan. No, hindi po yan building o kung ano man. Yan po ay pundasyon ng swimming pool. So magmula dun sa elevated area na naman gagaling sa taas, ididiretso po yan dito papantayin. No, nilagyan po nila ng mga columns, ng mga beam. Yan po, nilagyan po nila ng mga hollow blocks yung area na yan sa taas para magpantay. So yan po, yung mga pundasyon na yan na makikita nyo yung nandyan sa taas, yan po ay pundasyon na ang gagawing swimming pool. Para po yung area ng nandun sa elevated, yung sa may pantay na area sa taas, hanggang dito po sa dulo, hanggang dyan, magpapantay po yan. Dyan po ilalagay yung swimming pool. So ayan po, kung makikita po natin ang ating tinayong riprap, yan po, mayroon po siyang mga itinayo din pong bakal. So kailangan po meron din pong poste. Yung poste po na yan ay nakabaon yan dito hanggang sa ilalim ng lupa. So bali yan din po, tutulong din yan sa pagpigil ng pagguho ng lupa sa taas. So makakasigurado po ang may-ari ng building na ito na matibay po ang pagkakagawa ng kanyang building na pinapatayo kahit po siya ay nasa palusong na area. Po, hanggang dulo po yan. Kung hanggang saan po yung building na kanilang itatayo o yung structure na kanilang itatayo, ay hanggang naroon din po ang riprap. So ito po, kung makikita nyo, ito po yung mga bato na nilalagay po dun sa riprap. Ayan po, mga bato po na to ay dinideliver dito, dump truck po ang ginagamit dito na panambak ng mga bato. O ang tawag po dito sa construction term ay mga eskombro. Yan po. Hanggang doon po yan sa taas. No, doon po yan ang gagaling. Yun, kung makikita nyo, meron doon sa taas ay ibinubuhos po ng dump truck doon. Tapos pinapagulong na lang dito yan sa baba para mas mabilis po yung pagbaba ng mga bato sa taas. Hindi na po inahakot mano-mano, pinapagulong na lang po yan dito. So nakaka-save po sila sa labor cost. Ayan po. Ayan, ito po. So ito po yung poste. Ayan po. Yung poste na yan, no, hanggang dito yan sa may dulo. Ayan, hanggang dyan po ang magiging kanyang beam. Ay, hindi po pala. Yung kanyang column, yung kanyang poste hanggang dyan. So, ibig sabihin po, itong riprap na manggagaling dito sa baba ay aabot yan dito hanggang sa taas. Ayan po. Yan. Kung makikita nyo yan dito, ito pong mga bato, sinasalansan po nila yan dyan. Tapos sinisimentohan. So, ganito po ang paraan ng paggawa ng riprap. Yan. Kung makikita po ninyo, itong may kulay green, yan po yung kanilang butterboard o kanyang reference nung kanilang tuwid na ano. Kumbaga yan po ang susundin para maging tuwid po ang kanilang riprap. Yan, ito po, butterboard ang itong kanilang tanse. Ayan. Magmula po sa gilid hanggang dito, sukat po yan sila ng 1 meter. Sasalansanin po nila yan, tapos bubuhusan ng simento. Ayan po, makikita nyo. Binubuhusan niya ng simento. Magmula 1 meter po dyan, bubuhusan ng simento. Tapos yung kasunod po na paglalagyan nila ng bato ay hindi na po si simento. Dito lang po sa 1 meter. Malapad po itong riprap na ginawa rito. Ayan, nakita nyo po. May simento. Ayan po, kung inyong mapapansin,
magmula po sa kabilang side, 1 meter po, 1 metro, yun lang ang may semento. Yung kasunod po niyan, hindi na po yan sisementuhin. Ayan, kung mapapansin nyo po, from 1 meter, wala pong nilagay na semento. Kasi dito lang sinisemento yan sa kanyang 1 meter. Yan lang po ilalagay. Tapos magkakaroon din po tayo ng tinatawag na tie beam. Yan po. Ang purpose naman po niya ng tie beam, kinakabit po yan, magkakakonekta sa lahat ng mga poste. Yan po. Kahit hindi po yan sa riprap, kahit po sa paggawa ng bahay, nilalagyan po yan ng tie beam o sa kahit anong structure. Yan po ang magdudugtong ng mga poste ng bahay, ng kanyang slab o kung kanyang sahig, yung mga biga po. Yan po ang magkoconnect yung tie beam. So, ayan po. Kung inyo pong makikita, yan, ito po yung tie beam natin. Ito. Ito ang tie beam. Isang buo yan, magmula doon sa dulo ng poste hanggang sa kabilang poste, nakakonect po ang tie beam. Tapos, ito po, kung mapapansin natin, yung bakal, ipinasok doon sa bakal ng poste. Ayan po, nakakonect po yan. Yan. Yan po ang bilang magiging suporta po nila. Yan po ang tie beam natin. Ayan po, kung inyong mapapansin, may bakal na horizontal. Yan, magmula dyan hanggang doon. Yan po ang tinatawag na tie beam. Tapos yung pataas naman po, yan ang kanyang poste o column. Yan. So napaka-importante po ng ano ng riprap, lalong-lalo na sa mga structure na ang kanyang lote ay pababa. Yan po, kung inyo pong mapapansin, magmula dyan sa nakikita nyo hanggang dun sa ilalim, hinukayan po nila yan ng 3 metro ang taas. Nakabaon po yan. Tapos meron yung poste sa ilalim hanggang taas. Tapos meron din po yung tie beam. Ayan po. Malalim po ang pagkakagawa nitong riprap na to. Nung kanyang pinakapundasyon. Ayan. Hanggang dulo po yan. So aabot po yan dun ang taas ng riprap. Ay aabot po yan doon sa kulay itim na inyo pong nakikita. Yan po, sa taas may kulay itim. So estimated po natin mga nasa 10 meters ang taas ng riprap. Ayan. Malalim po ang pagkakahukay nila. Yan po. Yan. Yan po ang riprap. Ayan po. Ang laki po nung ano nung tie beam. So makakasigurado po tayo na hindi po magkakaroon yan dito ng landslide. Kasi ayun po, may tie beam sa taas, may riprap sa taas. Tapos may riprap din dito sa baba. 10 meters magmula ron hanggang dito, may riprap ulit. So ayan po, kung titingnan po ninyo, yan, pababa po talaga siya. Pababa. Ngayon, kung hindi po tayo maglalagay ng riprap, malaki ang chance na magkakaroon ng landslide. So, ang mangyayari, pag nagkaroon ng landslide, unang-una po, apektado na po yung tibay ng building. Pangalawa po, maaari pong gumuho din ang building. So, malaki ang ininvest ng ano, ng may-ari ng building na to. Para po doon sa structure ng ano ng tie beam. Yung kanya pong tibay ay talagang nag-invest po sila ng malaki. Ayan po. Malaki po ang ginastos niya rito. Pero ito po, sigurado po siya na kahit ano man ang mangyari, magkaroon man ng landslide, magkaroon man po ng lindol, hindi magkakaroon ng pagguho. Ayan. Hindi po siya guguho kasi aabot yan hanggang dito. Lalagyan po yan ng mga bato. So, mangyayari, ipit na yung bahay. Hindi na po siya guguho. Ayan po. So, ayan po. Maraming salamat po. At dalangin po ng inyong kapatid na kayo po ay may natutunan. At nakapagbigay din po ng inspirasyon sa inyo ang video na ito.
kung gaano po kahalaga ang pagkakaroon ng riprap sa pagpapatayo ng mga gusali. So ayan po, muli ko po kayong itutur sa... Ayan po, ganyan po ang itsura ng riprap kapag natapos na. Yan. Kung makikita po ninyo, wala na po siyang mga gap o na butas kasi po sinimento na. So yung nandun sa baba, yung may mga gap po ron, yan, ganyan po ang mangyayari niyan. So sisimentuhin din po, kaya wala po kayong makikitang gap. Yan. Dito po lalabas yung tubig galing sa taas. Higit nung ginagawan po namin. Yan. Medyo gabi na po. Yan, muli po. Salamat. Ito po si Jodrius. God bless.